Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic, Ashura. Ibig sabihin ito, mga kapatid, sanggunian o di kaya ay konsultasyon. Ano ang ibig sabihin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Isang katangian ng taong nananampalataya sa Allah na magkaroon ng sanggunian o magkaroon ng konsultasyon sa kanyang kapwa. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang paghihingi ng konsulta o paghihingi ng advice at ang pagbibigay ng advice. Ito ang magiging paksa natin sa ngayon, mga kapatid. Kung mapapansin natin, mga kapatid, ay makikita natin sa banal na Quran na ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمَرِ. Isang kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat napaka-iksi lamang na talata, subalit napakahalaga para sa atin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمَرِ. At sangguniin sila sa anumang pangyayari o hinggil sa pangyayari. Makipagkonsultasyon sa kanila hinggil sa pangyayari o sa anumang bagay. Makikita natin ang talatang ito sa Suratu Al-Imran 159 na talata. Ibig sabihin ito ay kung papansinin natin, mga kapatid, ay ipinag-utos sa ating mga Muslim o sa ating samahan na magkakaroon tayo ng konsultasyon sa ating kapwa. Isang may bibigay ko sa inyo na bilang isang pangyayari sa ating bansa sa Pilipinas, kung saan ay ito ay napakasimple lamang, subalit hindi nauunawaan ng ating mga kapatid na mga Muslim. Anong ibig sabihin natin, mga kapatid? Sa pamagitan lamang ng mga pamphlets o mga booklet na kung saan ay mayroong isang lugar na nabisita natin na pinadalhan sila ng mga pamphlets o mga aklat na Tagalog na nanggagaling dito sa Kuwait, na ang nagpadala ay isang taga rito sa Kuwait. Maraming mga pamphlet o mga aklat na Tagalog, subalit ito naman ay ipinamudmud ng ating mga kapatid na mga Muslim. Ang napakasaya nito, mga kapatid, ay ang ating mga kapatid na hindi mga Muslim, kusang loob nilang tinatanggap ang mga aklat na ito. Subalit ang napakalungkot sabihin, mga kapatid, kapatid natin na mga Muslim mismo, kapag binigyan nila ng aklat, kapag binigyan ng babasahin, hindi nila tinatanggap. Minsan ay kukunin nila ang aklat, maya-maya makita mo ang mga babasahin na iyon doon sa mga daan. Makita mo pa, napakalungkot sabihin, mga kapatid, na makikita mo ang mga babasahin na iyon, mga pamphlets, doon sa mga basurahan. Kung bakit, mga kapatid? Dahil sa maling pagkakaunawa. Ano ang nangyari sa ating mga kapatiran ng mga Muslim? Hanggang sa nagtitipon-tipon ang mga ustads na kung saan ay sila ay nagbibigayan ng advice, nagbibigayan ng konsultasyon sa isa't isa, hanggang sa nagtitipon-tipon sila sa lugar na iyon para maunawaan ng ating mga kapatid na kapwa mga Muslim. Subalit hindi pa rin nila tinatanggap ang mga aklat, mga babasahin sa Islam na salitang Tagalog. Dahil lamang sa ito ay salitang Tagalog, wikang Tagalog, na ang kanilang sinasabi ay ang mga aklat na yan ay hindi para sa amin. Ang aming lingwahe ay Maguindanaon. Ang aming lingwahe ay Iranon. Hindi para sa amin ang mga aklat na yan. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Napakalungkot sabihin na sinasabi nila na ang aklat na yan ay para lamang sa mga balik Islam. Ang aklat na yan ay para lamang sa mga Kristiyano. Samantala ang mga kapatid natin ang mga Kristiyano, kusa nilang tinatanggap ang mga babasahin sa Islam. Dahil ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na ipaliwanag natin sa kanila. Napakalaking tuwa ng ating mga kapatiran
na nalaman nila na tayo ay nanggaling dito sa IPC upang sa gayon ay naipaliwanag natin sa ating makapatiran na mga Muslim. Gayon din na hindi nauunawaan ang ating mga kapatid na mga Muslim ang salitang pure Muslim, na kapag sinasabi nila na pure Muslim, ibig sabihin ay sila daw yung mga pure na mga Muslim. Mga Maguindanaon, mga Iranon, mga Maranao, Tausug, sila ang nagsasabi, kami ang mga pure Muslim. Ang mga tao na mga Kristiyano na yumakap sa Islam, hindi sila mga pure na mga Muslim. Tingnan ninyo mga kapatid, dahil sa kulang sa pag-unawa at kulang sa pagtatanong, kulang sa pagkakaroon ng konsultasyon sa isa't isa. Ito ay ipinag-utos sa atin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, pagkakaroon ng konsultasyon o advice sa ating kapwa. Kung saan ay mayroong isang talata sa banal na Quran, والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang katangian ng taong nananampalataya sa Allah, ang tinatanggap nila ang kaisahan ng Allah, ang tinatanggap nila ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, والذين استجابوا لربهم, at silang mga tao na dinidinig nila ang kanilang Panginoon, dinidinig nila ang kaisahan ng Allah, ang paanyaya sa kaisahan ng Allah, ang paanyaya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tauhid wal ibada, kaisahan ng Allah at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dinidinig nila, silang mga tao na dinidinig nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamus salah, at isinasagawa nila ang pagdarasal, wa amruhum shura bainahum, at sa pamamagitan nila o sa mga pangyayari o anumang pangyayari sa pamamagitan nila ay nagkakaroon sila ng sanggunian. Nagkakaroon sila ng sanggunian. Nagkakaroon sila ng konsultasyon. Kapag mawala ang sanggunian, kapag mawala ang konsultasyon sa isa't isa, masisira ang samahan. Masisira ang grupo. Kahit gaano kaganda ang layunin ng grupo. Kahit gaano kaganda ang layunin ng samahan. Kung walang konsultasyon. Kaya ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naunang mga tao na mga Muslim, sila ay nagkakaroon ng konsultasyon kapanahunan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nila tinatapos ang kanilang desisyon. Hindi tinatapos ng isang tao lamang o dalawang tao lamang, kundi pinagsasang-ayunan ng maramihan dahil nagkakaroon ng konsultasyon. Pati si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakikipagsanggunian sa mga sahaba nung panahon ng digmaan, nakikipagsanggunian, naghihingi ng konsultasyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa pamagitan ng konsultasyon, sa pamagitan ng sanggunian sa isa't isa, pagkakaroon ng advice sa isa't isa, magiging matatag ang isang grupo, magiging matatag ang isang samahan. Hindi isang tao lamang ang magdesisyon. Hindi isang tao lamang ang mag-isip. Dahil sang-ayon sa mga pantas, isang tao lamang o isang isip lamang ay para bagang sabi nila na isang tali na madali lang maputol. Pero kung dalawang tali, medyo ibig sabihin ay matatag na. Kung tatlong tali ay medyo malakas na. Apat, limang tali, napakalakas na. Pero kung isang tao lamang, isang kaisipan lamang, isang tali, sabi ng mga pantas na madali lang maputol. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa pamagitan ng paghihingi ng advice, sa pamagitan ng pagbibigay ng advice. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam natin na ang Islam at dinun nasiha, ang relihiyon ay ibig sabihin ay pagkakaroon ng advice. Mayroong hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Amani Huraira, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-mustasharu mu'taman. Tingnan ninyo mga kapatid, ang taong nagbibigay ng advice ay siya ay napagkakatiwalaan. Ibig sabihin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung sakali na mayroong maghingi sa atin ng advice, ay bibigyan natin ng advice na magandang advice. Dahil kung ang ibibigay natin ay maling advice,
ibig sabihin ay tayo ay nagiging mandaraya. Hindi tayo matuwid na tao kung magbibigay tayo ng advice na hindi sang-ayon sa kabutihan. Dahil ibig sabihin ito ay ang sura, ibig sabihin ay ang paglalabas mo ng salita na kung saan ay makakapagbigay ng kabutihan, makakapagbigay ng tulong sa iyong kapwa. Ibig sabihin ito, mga kapatid, Qala al-Hasan rahimahullah, ang tao daw ay nasa tatlong bagay. An-nasu thalatha aw ar-rajulu thalatha, ibig sabihin ang tao ay nasa tatlong bagay, tatlong uri. Ang lalaki ay nasa tatlong uri. Farajulun rajul wa rajulun nisfu rajul wa rajulun laysa birajul. Lalaki na siya ay tunay na lalaki. Ikalawa, lalaki na kalahati ang kanyang pagkalalaki. Ikatlo, lalaki na hindi siya lalaki. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Lalaki na tunay na lalaki, buo ang kanyang pagkalalaki. Ayon kay Hasan, kanyang sinabi, lahu ra'yun wa yusawir. Ibig sabihin, mayroon siyang naiisip, mayroon siyang inisiyatib, mayroon siyang naiisip, at siya ay nagbibigay ng konsultasyon o nakikipagsanggunian. Mayroon siyang naisip na maganda at nakikipagsanggunian, nakikipag-share, nakikipag-konsultasyon. Rajulun rajul, ibig sabihin, lalaki na kompleto ang kanyang pagkalalaki. Rajulun nisfu rajul, lalaki na kalahati ang kanyang pagkalalaki. Lahu ra'yun wala yushawir, ibig sabihin ito, mayroon siyang pag-iisip, mayroon siyang matinong pag-iisip o mayroon siyang desisyon, inisiyatib, subalit hindi naman siya nakikipagsanggunian. Hindi naman siya nakikipagkonsultasyon. Wa rajulun laysa birajul, lalaki na hindi siya lalaki, ay yung lalaki laysa lahu ra'yun wala yushawir. Wala siyang naiisip, wala siyang inisiyatib, at hindi pa nakikipagsanggunian, hindi pa maghihingi ng advice. Tingnan ninyo, mga kapatid, nananampalataya sa Allah. Kaya kinakailangan pala, mga kapatid, ang pagkakaroon ng tinatawag na sanggunian o konsultasyon, pagkakaroon ng advice sa isa't isa upang sa gayon ay magiging matatag ang samahan ng bawat isa o bawat mga Muslim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.